So lalo na eh napakagagaling na ng mga hackers, imagine. Even the superpower, yung Estados Unidos, yung mga facilities din nila ay napapasok. How much more sa atin na hindi pa ganun ka-advance yung ating technology para kumbaga ma-intercept yung mga ganyan. Sinasabi nyo na cyber, posibleng cyber attack, cyber security glitch na Senator JB Sir. Well, hindi ano yan, no? Hindi posible yan. Gaya na sinabi kong ng isang kaibigan na isang colleague natin, si Senator Gatchalian, yung guest last week, ay posibleng ito yung cyber attack kasi nangyari sa after nung sa atin, tayo pong nauna, eh ilang isang linggo lang, nangyari sa Amerika, nangyari din sa Canada, parang masyadong coincidence na sabay-sabay nag-down yung air traffic management system. Kasi ito, Raymond, ano na to eh, tinatawag dating Global Air Traffic Management System. Kumbaga, compatible na lahat buong mundo, dapat pare-pareho po ang air traffic management system. Kumbaga, para pag dumaan po ang aeroplano sa bawat aerospace, kahit lumipat ng ibang teritoryo, ibang bansa, dapat po pare-pareho yan. Kaya hindi po pwedeng sinasabi ng CAP noon na outdated. Hindi po pwedeng outdated dahil nga dapat compatible na yan. Dapat Global Air Traffic Management System. Kung kaya, dahil ito ay computer-based, no? Satellite-based, sabi nga ni kaibigan natin si Sen. Sherwin, posible yung cyber attack dyan. Dahil nga nangyari yung sa Amerika, sa Estados Unidos, sa Canada, within a span of 2 weeks, di ba? Kaya siguro dapat yan ay isang masusing imbestigan ng kinakailangan po nito.